Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So we all know, viral at trending talaga ang issue ni Giannis at ng Sixers. Matapos nga ang game kung saan 4 of 15 lamang sa free throw si Giannis, ginusto niya na mag-extra work. Ganun pa man, kinuha ni Harrell ang bola, hinarang siya ng Sixers staff, at pinagtawanan pa siya ng mga fans sa bawat mintis niyang free throw. And knowing Giannis mga kaibigan, mukhang malaking pagkakamali lang ito para sa mga Sixers at sa kanilang mga fans. Kung may player na masasabi natin na may competitive spirit na tulad kay Jordan at Kobe sa mga players ngayon, yun nga ay si Giannis. Tiyak na markado na niya ang Sixers. Isang halimbawa na mga payback games si Giannis nang sabihin ng media na mas magaling na power forward sa kanya si Anthony Davis dahil sa shooting nito. Pagkita nga nila mga kaibigan ay binigyan ni Giannis si Anthony Davis ng 47 points, 9 rebounds on 18 of 23 shooting sa field at 3 of 4 shooting sa 3 points. At sa sunod nilang pagkikita, gumawa naman si Giannis ng 44 points, 14 rebounds and 8 assists on 17 of 20 shooting sa field at 2 of 2 shooting sa 3 points. Nang sabihin ng mga analyst na masyado siyang payat, pinalaki niya ang kanyang katawan, wala umano siyang skills, in-improve niya ang kanyang Eurostep at ball handling, mahina daw ang kanyang shooting, ngayon ay umaangat na nga ang kanyang mid-range at 3-point shooting percentage, at ngayon ay pinagtatawanan siya ng mga Sixers fans sa bawat mintis ng free throw. Mukhang alam na nga natin mga kaibigan kung ano ba ang kasunod dito. So definitely, magiging kabang-abang ang next matchup ng Bucks at ng Sixers, at yan nga ay sa March 4 pa mga kaibigan. Ganun pa man, tiyak nga na markado na yan ni Giannis at aasahan natin nagigil siya maglalaro at maghihigante sa team na ito. Lalo na't alam naman natin kung gaano ka-competitive at dedicated si Giannis na mag-improve palagi. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Dwight Howard. Naganap na nga mga kaibigan ang kanyang debut sa Taiwan League. At naku, nag-ala Chamberlain nga siya dito mga kaibigan. Nagtala siya ng 38 points, 25 rebounds, 9 assists at 4 blocks on 14 of 32 shooting sa field at kasama din dyan ang dalawang 3-point shots. Halimaw nga ang pinakitang performance dito ni Dwight at talagang makikita mo ang saya sa kanyang mukha na makapaglaro ulit ng madaming minuto. At sa mga performance na ito ay makikita mo nga talaga na iba ang level ng NBA, iba ang NBA caliber player. Si Dwight nga ay tinatapon na sa NBA at wala nang may gustong kumuha sa kanya. Habang dito naman sa Taiwan at Asia in general, kaya niya pa nga maging greatest of all time. Overall, maganda ito para sa development ng Asian basketball. Dahil better competition means improvement nga mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na nagtamo nga ng grade 1 ankle sprain si Ja Morant. Ibig sabihin nito ay out siya ng at least isang linggo. Titingnan nga ito ng week to week ayon sa medical staff ng Memphis. So another injury nga mga kaibigan sa batang career ni Ja Morant. Napapadalas na nga ito. Hopefully ay hindi nga ito mapadalas dahil sayang nga talaga ang kanyang talento. Lumang tugtugin na nga ito mga kaibigan. Napanood na natin ito kay Derrick Rose noon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?